ka nagagalit? Hey! Ano kasi yung ikinakagalit mo? Sa... Parang ayaw niyang bumalik doon sa dalnak kay Lolo Nestor. Parang ganun pahiwatig eh. Huwag niyo na akong dalhin doon, ito lang ako sa inyo. Sabi niya sa... Hello po, kumusta? Ay! Nakay Nestor! Bakit po? Hindi ako kailangan nyo. Tapatawag kay. Madaling araw pa lang. May magandang plano kami sa'yo. Sabihin mo na't sabik na akong marinig. Sabihin mo kay Ruda. Sabihin mo. Kukunin mo si Rina at ipapagmut natin. Kumaingay. Si Melanie po. Si Melanie, tawagan natin. Hello? Hello po. Ay, good morning po, Ate Melanie. Good morning din po. Nasaan na po kayo? Dito na, palapit na po kami sa Dait. Natawagan mo si, ano, si Roda? Natawagan mo siya o na-text mo? Palakipuntaan ko na lang po sa Lumiga. Sige, kasi ang sabi sa akin ay meron daw... Ano yung bata? Pasok sa Lunica. Punta mo muna sa kanila, baka nandun pa sa bahay nila. Opo. Ba't mo naisipang ano, kunin si Rina at dalhin mo sa bahay dyan sa Paracale? Ano? Anong ginawa ko sa'yo? Sabi mo na po eh, mayigit pa po nanay na ikaw na po ang mag-alaga kay Rina. Ay, matagal na yon. Noon pa yun? Di ba nag-i-eskwila? Di ba? Oo. Eh, nag-eskwila na ngayon eh. Ba't mo kukunin? Nag-eskwila na. Tatay, pinatulungan kang matagal na sa akin na po si Rina. Eh, sabihin, hindi na siya mag-eskwila dyan. Siya po, papasukin ko naman po. Kumalayo man yung alaw para kalito, Dait. Hindi po, Bato Malani lang po kami. Araw-araw, bibiyay sa Bato Malani. Eh, ano yan, mga isang oras yan. Napasok po ba ng actual si Rina? Ha? Napasok. Ano? Ano, Ate Melanie? Wala po, signal ko. Ano sabi mo? Ano po yun? Actual po, si Rina pong napasok ko. Actual? May uniform nga eh. Actual yun. Mag-usap kayo ni Kalinga Prab, ni Ruda, ano? Sige po, anak, napag-usapan mo po yan. Anak mo man yan, wala kaming rights na anak mo man yan, di ba? Mag-usapan nyo na lang yan, ano? Ako'y nasa Naga. Ingat ka sa biyahe, ha? Isang mapagpalang araw po, mga kalingap, no? So, nandito naman po ang inuling ko, mga kalingap, no? At dito, magagawa tayo ng espekulasyon or kumbaga ay ito po, kasi nga, kukuhanin na siya mismo. Ito, si Rina Salunis po, mga kalingap, mabalbas, no? So, ang magiging reaction natin dito ay ito po, no? So, magiging advance lang po tayo dahil ang alam natin talaga na kung kukuhanin man si Rina ay ito po ang magiging pros or magiging cons. Kasi madalas po ay talagang ito po at talagang ang mangyayari po kay Rina ay aasahan natin talaga ito, no. So kung ating isipin at talagang pag-isipan natin sa mga nakaraan, mga kalingap, ang nangyari dito nung unang araw, no, mga kalingap, balbas, nung unang araw at itong araw na ito, no, ito ngayon mismo, Linggo, mga kalingap, anong oras at anong year na po ba? 2 years na mahigit po, no. Pero hindi pa po dumating sa punto ang kagalingan ni Maeve na meron si Princess Rina, mga kalingap, no. So ang nangyari dito ay nagiging konsya, no. So ibig disadvantage, no. Napakahirap mag-heal, napakahirap pagalingin itong ganitong sitwasyon, itong ganitong klaseng kondisyon na meron ng ating prinsesa, no. Isa sa mga nanging dahilan dito, mga kalingap, balbas, ay yung kanyang nakaraan, no. Dahil nga po pag sa kanya maiisip at na-refresh niya at na talaga na nariwa sa kanyang isipan ng lahat ng ito, ay magkakaroon po talaga ng panibago at bagong sasabihin natin na
trigger na naman si Rina dito, no? So ibig sabihin, mga kalingap, ang paghilom at pagpapagaling ni Rina ay napakahirap, no? Pero ito mga ngayon, mga kalingap, lalo na kukuhanin na nga siya ni Ate Malani, no? Sana po at kukuhanin din siya at ibibigay, magbibigay din tayo ng opinion dito, dahil nga po may mga cons ito, mga kalingap, disadvantage, no? Kasi nga madilis nang po mag-trigger si Rina pag nakakita at maaalala niya ang mga nakaraan. Kung ating maalala, ito po ay sinasabi ng psychiatrist kanya, no? Yung doktor mismo na nagsasabi na pag may naalala siya at napunta sa siya isang lugar na dati niyang alam niya at ang naranasan niya ay nakasalimuot na karanasan, ay ito po ay mangyari talaga dito. Ay magkakaroon po siya ng back to zero. Magiging manariwa agad. Agad mismo, ura mismo po, no, mahali mabalbas, no. So kung ito po ay hindi isipin at talagang titimbagin mabuti at ipapadala, magpapadala ito si Melanie sa mga wakwak na iyat, no, to, no, sa mga sponsor na ito, naku, baka nga magkaroon nga po ng pagiging back to zero naman po ang pag-iisip ng ating prinsesa, mga kalimang balbas, no? So, sana nanood ang iba at mga pagsabi man lang kay Timila ni mga kalimang balbas na ito po ay hindi advisable na kukuhanin talaga si Rina, no? So, bukas ay mag-aayos na sila at may kasulatan, kasunduan, pero, no, sana ay hindi po matutuloy ang pagpapa kuha or kung kukuhanin man ni Timila ni ay sana minsan at isang araw lang siguro sa isang linggo, mga kalingap, no? Kasi pagdating kasi dito, mga kalimang, tadun, nandun na siya at nanariwa na naman ang kanyang iniisip niya na magiging hindi na naman siya safety at magiging pakiramdam niya ay ninabuso na naman siya, mga kalingap. Or ang ating prinsesa ay siguro magsasalita naman, magbubulong, magagalit at magmumura na naman ito, mga kalingap, no? So kaya ito hindi natin pwede sasabihin natin na pabayaan si Rina ngayon, mga kalingap, dahil kailangan na ya tayo. Kailangan tayo ng tulong na ating prinsesa, no? So sana si Kuya Val, si Kalinga Prap ay makipag-ayos at kung hindi man maayos ito ay ibibigay na lang muna, no, sa parte na sila po pa rin ang mga alaga. Pero kung sasabihin natin pagbisita ay si Melanie na lang muna po ang kailangan na bumisita at hindi na po ilayo at kung ano pa man, kung dadalhin man sa kahit saan, no, sa Manila or so whatever, basta kung sasabihin natin second opinion, third opinion, ay wala naman po sanang problema. Pero di ba, mga kalimakabalbas, ang doktor po pag iisa lang po ang kanilang ibibigay na sasabihin natin, no, na restriction or yung mga gamot ay ganun pa rin naman po ang mangyayari sana, no? O hindi naman po siya na talagang ang pagaling ni Rina ay dandahan lamang, hindi po binamadli, mga kalimakabalbas. Nakuha niyo po ako, mga kalingap. Kasi nga po, nagkaroon na po ng bawian at kukuhanin na nga si Rina. Pero ang iba, ang nagre-reaction dito ay ito ba ay sinusulsulan or na naging, kumbaga ay sa pera lamang, no, mga kalingap. O hindi natin alam dahil nga po si Ate Malady ay may mga marami ding kailangan, no? Kailangan sa kanya, lalo na po ang financial problem, no, mga kalingap. Kaya kailangan at siguro ito ay mapag-usapan, no, kasama ang DSWD o yung mga alaga dito na si Ate Melody at siyempre, mismo ang foundation itong kalinga po, mga kalimabalbas, no? So ano po ba ang dapat natin gawin? Gawin natin dito ay sana, no, magiging at kumbaga ay mag-iisip ng 1,000 or ilang beses itong si Melanie na kung kukuhanin ba talaga niya si Rina, dahil po ang pagsisisi ay nasa bandang huli at wala po sa unahan. So dito ay kanyang mapaghamik at mapag-isipan kung sana nanood ba siya sa atin ngayon, ay talaga naman, no, pag-isipan niya mabuti kung tama po ba ang kanyang desisyon at hindi po siya nagpatinag, hindi po siya nagpadala sa mga sponsor o sino po ba ang nasa likod ng mga ito, mga kalimabalbas, no, dahil nga bakit nagbago na naman agad po ang kanyang desisyon. Na dati ay sabay niya ay si Kalinga Prab, Kuya Val lang dapat mangangalaga at sa kanya lang po niya ipinagkatiwala. Pero bakit ngayon naging baligtad na po ang panahon? Bakit nagkaroon po ng ganito na nabaligtad na po ang sitwasyon, mga kalingap, at gusto niya niyang kukuhanin ang ating prinsesa, no? So hanggang dito na lamang po. Yun, sa mapagpalang araw po sa lahat, lalo na sa ating ama na si Kuya Val Santos Matubang at Eden Vlogs at kay Kalinga Prab, lahat ng mga kalingap partners, mga talagang subscriber natin na nakasubaybay sa atin mula pa noon hanggang ngayon, mga kalingap, no? So hanggang dito na lamang, God bless at bye-bye.